Yung mga contingency natin, pag may jammer sa presinto, ano yung mga step? At tuloy-tuloy. Meron kaming jammer. Ang unang-una, you'll try. Continue. Tuloy-tuloy lang ang pag-transmit. Kung hindi, walang transmission, purbahan mo pa rin. Walang limit yan. We leave that to the discretion of the BEIs. Na kung gusto nilang purbahan, let's say 5-10 times, okay lang. Pag hindi pa rin makuha, at saka malalaman mo naman kung may jamming eh. Kasi namamatay lahat. Pati yung mga cellphones namamatay. So kung may jammer, ang the next choice is to pull out the CF card and move to another precinct na pwede mong ilagay yung CF card at may transmission. Kung hindi po pwede, idiretso mo na yung CF card sa Municipal Board of Canvassers. Pero kailangan isama mo yung hard copy. Kasi ang pinatransmit is the election return results ng presintong yun. May hard copy on. There are 30 copies of the election returns. So one copy should be brought together with the CF card. Tapos i-encode na lang yun sa municipal pa, tapos isasama na sa bilang. So the only adverse effect of jamming is it will delay the transmission. It will not stop the transmission. It will only delay it for a few hours at most. Hindi naman pwede naka-jamming yan all the time.